Makakasama po natin ngayon ang ating personal effectiveness coach and corporate communications guru na walang iba kung hindi si Ms. Sheila Viesca. Good morning po, Ms. Sheila! Good morning, Erica! Good morning! Good morning, Sheila! Ayan! Yeah. Girl power pala talaga tayo ngayon. Girl power talaga. Go, go, go. Siyempre. Ano ba maganda yung topic natin ngayon, Tika. Very timely. No? Michila. Yes, ang topic natin ngayon, how to be successful in online teaching. Napapanahon ayan. Kasi kahit sino, may pwedeng ituro online, may pwedeng maging contribution. Mm-hmm. Oo, hindi lang to limited sa mga guro. Anyone who's into training, anyone who's into business vlogging. Would have something to teach. Oo, into vlogging. Kailangan malaman natin kung paano maging successful. Paano nga ba? Si Sheila, paano ba? Kasi alam mo ito si Kika, ano eh. Pangarap niyan maging ano YouTuber. Kaya turuan na. Parang ako naman gusto kong maging teacher, 'di ba? So paano ba kapag ang setting eh online? Paano ba 'yan, Sheila? Oo. Okay, number so, one. Whatever platform we're using, ang measure ng success natin, happy learners and effective results. So number one, ang gagawin nyo, engage your learner. So, be able to identify kung sino yung mga target audience nyo. Anong age range nila, anong gusto nilang matutunan sa inyo, and bakit naka-tune sa channel mo itong mga audience, yung mga learners. Kasi may particular skill ka or offerings that tend to be attractive to certain groups. So make sure that you create that kind of supportive learning environment for the groups and individuals who follow you. At the same time, pag nandyan ka na, may mga regular schedule ka na, use a mix of learning tools. So merong mga video materials, maghahanda ka rin ng mga sarili mong PowerPoint, gagawa ka rin ng mga scripts mo. Kailangan dama mo kung ano yung sinasabi mo online. And that will only happen. Yes, if you take an active role in the production of your materials. Kasabi nga nila, packaging is queen. Importante talaga yung itsura mo, yung pagkakasabi mo, kung ano yung pagkakalatag ng idea. But the king is content. Kung ano yung laman ng video mo, ng vlog mo. Then also it's important. Very beautiful, Michila. You can be very beautiful, pero yung vlog mo parang, ano daw, wala na parang wala akong no-e. Wala akong sense. Na-encounter na ganyan. Na alam mo yun, talaga, the whole package. Ano to, attractive, tapos kainga-inga niya yung kanyang pinag-uusapan. Pero parang alam mo, nawawala na akong gana makinig. Parang may kulang. Oo, kasi parang walang laman, paulit-ulit. Oh. Yes. Oo. Alright. And, even if we're already online, in that regard, no, talagang kailangan mo mag-practice. Practice, practice, practice. Mm-mm. Record yourself, talk to yourself in front of the mirror para makita mo kung paano yung delivery mo. And listen to the recording para rin mag-gauge mo kung relevant ba to talaga and relatable dun sa target audience mo. Then, Yung mga mentors ko lagi sinasabi na ano eh, na dapat kapag nagsasalita ka on TV or yung ganyan, yung teaching, ganun, dapat, alam mo, yung naiintindihan mo kasi mahirap namang magturo ng isang bagay na hindi mo naiintindihan or ikaw mismo yung sinasabi, ano nga ba yung sinabi ko, parang hindi ko na-gets, di ba? Paano mo yun ipapaintindi sa iba kung ikaw mismo hindi mo pala maintindihan yung sarili mo dun sa mga pinagsasasabi mo. Di ba, Michila? That's right. Yung mga ganyan eh, no? Oo. Yung magsasalita ka lang and wala kang regard kung naiintindihan ka. So, ang consideration dito talaga, Beth, Erica, is that just as important as their message is the consideration of our audience. Hindi ito malalaos kahit ano pang modality gamitin natin. Importante na may preparation ka, pero pag-deliver mo, ang reception ba nila, according to how you want your message to be understood and consumed. So, dito papasok yung isang strategy na
malamang if you're already into teaching or training, when you were in the traditional setting, nagawa mo na yung visualization. So, kailangan imagine kung paano mo i-deliver yung material or yung script or yung lesson and try to visualize na okay, nagagawa mo ng tama, how you will start, how you will continue, and most importantly, in many cases, how you will end. Kasi, nasabi nga natin, pag online, marami ng resources available, marami ng options. Yung mga learners and audiences natin, kailangan time-bound tayo. So, alam nila kung kailan ka magtatapos or kung kailan ka natapos. Yan. Beginning with the end in mind is crucial. Pag umpisa mo, nung material mo or nung lesson mo, paano mo ikukonek ito sa dulo? So, here we can consider, alamin mo kung ano yung time allotted for you, especially if you're working with other trainers or teachers. Hindi mo imo-monopolize yung schedule kasi may mga magsasalita dyan. And just as it's true na... Kapag naman yung talaga yung nagsasalita. Diba? Na parang diba? Feeling. Hindi mo nang pagkakataon. Pag binigyan ka ng 10 minutes lang dapat. Oo. As a matter of fact, you have to really make it interactive. Kasi pag nagtuturo ka online, at meron kang, let's say, may live audience ka, kailangan bigyan mo sila ng ample time to process whatever you're talking about or to respond kung manageable naman. Kung hindi, at least make the delivery conversational na para ka rin may kausap, hindi ka lang nagmo-monologue dyan. So, usually the ones that we listen to, yung mga influencers, yung mga trainers, are the ones to consider na may nanonood sa kanila, may mga kausap sila. Kasi otherwise, it seems like you're talking to the wall and the learning is not going to be cooperative. Yes, parang yes. One-sided lang. Ngayon sa mga ginagawa natin ganyan, i-identify rin natin kung magtuturo ka o may product ka na or skill na i-share online. Alamin mo kung paano yung most effective delivery dito. Kasi baka kailanganin mo ng visual aids, dapat naka-prepare na 'yan, kasama 'yan sa practice mo. Kung hindi naman, make sure that the sequencing of the message is as clear to you as it will be to the audience. Kasi sa umpisa pa lang, hawak mo na sila sa kamay. Alam nila kung bakit sila nakatun sa'yo. Alam nila kung ano yung dapat nilang matutunan. May leveling of expectations. Alam din nila kung ano yung expertise mo as the subject matter expert. Pero naman, yung introduction mo, ubusin yung buong oras, di ba? They can always look lahat you up na eh, mula pagkabata. Oo. And this is, most especially critical pag nagbayad yung mga yung mga learners sa'yo. Nag-attend. So if you are a teacher or a trainer, bigyan mo na lang ng profile mo and get to the point right away kung ano yung kanilang kailangang matutunan. So it's really all about the learners. That's how you become successful as you project correct. Professionalism and sensibility in online teaching. Michelle, may tanong ako. Michelle, importante ba na mag-i-inject tayo ng kahit konting humor while gusto ko yung teaching. Tanong na yan. Oo. Ay, totoo yan. Hindi pwedeng napaka-serious. Kasi alam mo naman, sa lahat ng klase ng teaching situation, pag medyo hindi mo na maipinta yung mukha ng mga nag-aaral, may mali. Antok na. Bored. Yes. Oo. Kasi when they're happy, when they're having fun, pag napapasaya mo sila, learning becomes more meaningful. They open up. Pero pag hindi, medyo nakaka-stress. Nakaka-stress dahil hindi ka nag-inject ng activity or hindi mo niramdam kung ano yung disposition ng learners mo at the moment, medyo magkakaroon ng wall dyan and it will be very difficult to reach out to them. Baka nga naka-stop video sila tapos natutulog na yung iba. Diba? Totoo yan. Loading.
Loading na yung ano, yung picture. Uh-uh. Yeah. So make use of the resources, like pwede kang gumamit ng chat box, pwede kang gumamit ng mga video materials, pasagutin mo sila. Like we're using Zoom, ito maganda rin to, pero once you know one platform naman, it will be easy to transition to the other one kung yan yung requirement nung learning institution mo or nung group mo. Ang ang importante, alamin mo kung ano yung mga tools dyan para mas maging lively and interesting yung mga informative sessions mo, tulad ng mga breakout room. Ano yung mga gagawin nila? Kunyari, naka-group sila among themselves. Maglalagay ka ba ng leader or ikaw yung tatalon-talon from one breakout room to another? Yeah, oo. All throughout, kailangan alam mo kung paano i-navigate itong platform na ginagamit mo. Alam mo rin kung bakit nandyan yung mga learners mo. And clear ka rin kung ano results na mangyayari at the end of each session. Kasi ngayon, hindi ka na maghihintay ng isang buwan or isang quarter bago mo ma-determine na may natutunan sila eh. Pwedeng at the end of each session, i-review mo kung nasa kung nasa typical teaching situation ka, elementary, high school, college, or graduate school level. Kung nag-deliver ka lang and you need feedback, make sure that it is also clear to your listeners and followers para ma-improve mo rin yung mga future episodes mo. Huwag ka rin matatakot sa mga feedback. Yan. O may tanong naman ako sa inyo. Share ko lang, na-notice ko din kasi diba si Kate, yung aking 4-year-old kid, na? Nag-aaral na siya. Oo, maganda lang din, magaling lang din yung teacher kasi parang hindi siya online eh. Yung approach niya, yung parang nasa harap siya talaga ng class. She needs to see that you are writing, you're coloring, so dapat yung camera itatapat mo doon sa table para makikita niya. Tapos, every question, tinatawag niya lahat. So, dapat pa talaga magre-ready ka na meron kang answer kung ano man yung itanong dun sa certain topic na kanilang pinag-uusapan. No, parang gano'n, na parang nakikipagkwentuhan din siya na what you wanna say, ganyan. Hindi yung parang ano lang, parang nakabulet lang lahat ng sasabihin, tapos once nasabi na okay na. Kumbaga, maganda yung learning experience na hindi mo nakikita yung mga bata na nabubore sila. Meron pa rin of course, iba pa rin talaga yung face-to-face. Totoo. Iba pa rin yung face-to-face, ano. Pero I think this, sa kanila, okay naman. Natututo naman sila. Mm-hmm. Yeah. Aling question mo? Huwag mas ni Sheila. Huwag magtukul sa pera. Mahina kami sa ganyang usap. That's a very strong point, ha? Kasi even if you ask young learners, sasabihin nila ngayon na mas gusto nila yung face-to-face. However, we're now forced into this modality. Kaya as trainers, teachers, mentors, kailangan i-foster natin yung personal relationship with each student. Mm-hmm. Kung kakayanin ba, tama yun. Kausapin mo. Mm-hmm. If not, meron ka namang opportunity after each session to send out messages to them or to check on them. Again, maging time-bound ka. So, pagkatapos ng class, may time ka, i-follow through mo na or bigyan mo sila ng message to remind them of their task. Tapos, bigyan mo rin sila ng pagkakataon na sumagot. Either prior to the next session or while you're conducting the next session. Ang importante dito, hindi maging burdensome sa mga learners mo, sa mga students mo, yung online teaching strategy. Mag-e-enjoy pa rin sila, may motivation pa rin sila, kasi hindi naman ito excuse para maging indifferent tayo and lazy. Hindi natin ibubombard lang ng materials yung learners natin because we're still communicating with human beings. Diba? Oo. So, given all this, may question daw siya. Madaling tanong lang, pero naisip ko lang kasi lahat tayo kaharap natin mga keyboard, mga monitor,
yung mga ano natin, ano, how do you, ano, pati doon sa mentor, pati doon sa nagtuturo, pati na rin doon sa mga participants mo, paano ka makakapag-provide ng distraction-free na environment na alam mo makakatulong sa kanyang ano, pag-engage doon sa inyong online teaching? Ano bang mga dapat na gawin? Paano maiiwasan yung mga distractions? Yes, yes. Distraction. Oo. Magkaroon ng ano to, kailangan may leveling of expectations at the onset. Alam ng mga participants mo that they're not supposed to be using any other gadgets than the one that you're employing para dun sa session nyo. Kasi minsan may mga naka-tune sa'yo on their laptop or PC, tapos may cellphone sila, iba naman yung pinapanood. Yan. May naglalaro kailangan, pa, no? May nag-Netflix pa. Kailangan din, as much as possible, makikita mo yung mga mukha ng participants. So, maybe at the onset, i-advise mo na sila na hindi pwedeng naka-stop video. They will also have to be given their break time para during the intermission, they can do whatever they need to do, like water break, washroom break, or brain break, di ba? Para rin na naka-time yan. At the same time, be available. Hindi mo ide-deadma yung mga questions sa'yo. So, kung malaki ang class na yan, kailangan merong kang co-facilitator or assistant who will be responding to the messages sent to you on the chat box. Otherwise, bibigyan mo sila ng time. You will allocate time. Parang may forum ka for them to be able to ask questions and raise their feedback. So, yun yung mga importante kasi pag hindi ka nag-set ng mga expectations, medyo magkakagulo o throughout. Oo, sinasaway mo sila o kaya nire-remind mo sila. Sayang so, time. It disrupts the very limited time that you have to make your sessions productive and meaningful for everyone. Ang tanong ko naman, if you were given the chance, Erica and Beth, to teach online, what are you most motivated to teach? Kasi anyone can teach online these days. Lahat tayo may pwedeng i-offer. Lahat tayo may pwedeng mag-reach out. And I think it's time for us to do that. It's one good opportunity to get out of our shell. Oo. Yeah. So, Okay, guys. I'ma be the first. I'ma do the honor. Sige, ano, tuturo mo. Matilig na tao, ano, hindi ko maano sa mga math, sa mga ano. Pero I think talk about... Bigay natin sa teachers. Oo, ibigay na natin sa mga beauty educators. Hindi. Fashion. Ipagbaya na natin yan. Marami diba? Na sa kanilang ganyan. Pero alam mo, I think I would want to provide inspiration doon sa mga nawawalan ng pag-asa na makahanap ng trabaho. Yung alam mo, yun yung parang, lalo na ngayon, di ba, marami ang nawalan ng trabaho, parang feeling mo, wala ng direction yung buhay mo, ano na mangyayari sa career mo. Alam mo yun na there are things, na there's a reason why this is happening to you, na malay mo, temporary mo, maging step pa yan, di ba, doon sa direction. Or yung pampan po. Well, saka yung paghahanap ng trabaho, alam mo naman yung history ko, di ba? Marami na akong mga job interview na pinasukan. Ako, para feeling ko, kabeterano na ako sa ganyang, ano. I think, for me, ano, parang that's one thing na closest to my heart, na alam kong marami rin akong ma-reach out. Ayun. Ikaw, wow, Ate Beth. Ako naman, sa ngayon, ano ba, gusto, di ba, nagtatanim-tanim ako, pero I think kulang pa yung knowledge ko kasi nanonood din ako ng mga vlogs at nagbabasa-basa pa ako. Siguro, I talk about children, how to take care of children, yung proper, yung mga common questions ng mga bagong nanay, and of course, Michelle yung aking advocacy, yung breastfeeding, of yes. course. Because nag-ano wow. din ako eh, nag-speaker din ako dun sa mga breastfeeding talks, ganyan. So, I think yun siguro kung magba-vlogger ako or mag-ano ako, speaker ako ng isang ano, about breastfeeding. Para alam ko rin yung magandang pangalan ng channel mo, pero ite-text ko na lang kayo. Sige, next. Ikaw, Miss
Sheila. Actually, bukod sa ano. Eh, si Sheila balik natin yung tanong teacher sa kanya. Yan, teacher. Mga pinag-uusapan natin na gantong regular, ano, sa mga discussions natin, if there's one topic na gusto mong pag-usapan, na alam mo yun, wala kang iisipin, what's one thing na you want to talk about na pwede mo ituro? Wow. Well, ang enjoy na enjoy kong ituro, used to be my Waterloo, communication. So, speaking. Mm-hmm. Speaking and writing. Talagang kinareer ko yan, Erica, when I was growing up. And I did not realize that this was going to be my bread and butter. So, I'm really very passionate. Pag nagtuturo ako ng ano, conversations, public speaking, speech training, also technical writing, grammar mastery, I would always tell my students, these are not the be-all, end-all, but communication tools will make you most effective in whatever you want to pursue in life. Okay, and oh yan. It's not really about, being a master at it. You just have to start somewhere. After all, every master was once upon a time a disaster. Diba? Lalo na, lalo ngayon. Naalala ko yung sister ko, ano, nung nagde-decide ako nung kukuhanin kong kurso ng college. Sabi ko, kasi sa ano siya, hotel siya nagtatrabaho. Since ako younger sister, di syempre, idol-idol mo yung mga kapatid mong mas nakakatanda, di ba? Sabi ko, gusto ko, I wanna be like you. Gusto ko mag-work sa hotel. Sabi ko, sige, mag-HRM ako. Sabi niya, wag ka na dun, kasi any course, kasi siya biology yung course niya. So, pre-med siya. Nasa hotel siya. Sabi niya, any course, pwede ka mag-hotel. Sabi niya, mag-communications ka. Kasi anywhere you wanna go, dapat magaling ka dyan, sabi niya. Eddie, okay, fine. Masaya naman ako. That's a very intelligent advice. Yeah. Yung ating mga opportunity na yun, talagang communication ang importante. And as you enhance your communication skills, huwag mong kalilimutan kung ano yung passion mo. Always pursue your passion. Yes. Kasi pag pinagbuti mo yan, pag talagang in-embrace mo yan, you will always be progressive in your career, in whatever industry. And ngayon, kunyari, kung nag-uumpisa ka pa lang, medyo struggle because we're all just getting the hang of it. We're all just getting used to it. But don't worry, a step at a time. Huwag ka lang titigil. Kasi marami kang matututunan as you venture into online teaching. Mag-source ka rin ng mga avenues kung paano ka matututo or kung paano ka ma-expose sa different teaching strategies online para ma-incorporate mo yan sa potential opportunities as you pursue your passion online. Yan. Yun ang priority mo ngayon. Kung gusto mong maging successful in online teaching, you have to teach something that's so close to your heart. You embrace it. Para when it's time to teach it, makakapag-focus ka na sa mga estudyante mo. Because you can step back and allow them to experience that situation according to how they can best experience it and their own interpretations. Hindi mo na siya masyadong i-dictate. That's true when you're teaching any subject, when you're teaching any skill, when you're teaching any craft, or any expertise for that matter. Okay. I love it. That's great, Sheila. Very well said. Thank you so much. Thank you so much, Sheila. Maganda talaga yung mga discussion natin. Maganda rin mga... You take this opportunity na karamihan sa atin nasa kabahay. And you know na to educate and educate people, ano, kung ano man yung gusto mo educate sa kanila. Basta yung tama, ha? Huwag kayo mag-share ng mga bad vibes dyan. O, that's bad. Totoo. So, kailangan natin. Mga vloggers ngayon, It's more than the money that they are earning. Yung passion talaga di ba? Yung talaga yung kitang-kita mo sa kanila na ito yung totoong-totoo sila sa sarili nila dun sa mga sinasabi nila. Totoo. Hindi lang dahil sa kinikita nila online.
Diba? Yes. O, dapat Michila, pag gusto namin, kung gusto namin i-career na to ni Kikay at maging magaling kami dito sa ano online teaching na ito, alam ko, ay, naka, ikaw yung pwede namin puntahan kayo. Para... Ipapalo ko kayo. Ay, hindi. Mag-subscribe ka ba sa amin? Mag-subscribe na. Mag-subscribe ka muna sa Good Morning, Kuya. Pero saan kanila, ano, saan kanila pwedeng matagpuan ngayong, ano, ngayong naka-quarantine tayong lahat? O paano ba makakatawag sa talk shop? Well, they can reach us at 0917-877-5588 or 0917-894-5588. We have courses for teachers. So under TESOL Philippines, Teaching English as a Second Language, we have programs for leaders, we have programs for educators, and practically anyone who wants to teach anything can train with us on personal and professional effectiveness. Maganda rin yung magkaroon ka ng right attitude, by the way, na banggit niyo Beth mm-hmm. and Erica, na marami talagang vloggers ngayon, maraming influencers. Huwag kayong ma-overwhelm because we can never have too many of them. Mag-join ka lang, ipahayag mo kung ano yung pwede mong maituro. Huwag kang masyadong maging aggressively competitive with others kasi ang benchmark mo should always be yourself. Huwag ka rin mawawala ng pag-asa kung may mga makikita kang mas magagaling sa'yo, darating ka rin doon. Or maybe because when you tap into your own skills and competency, mas lutang pa kung ano yung pwede mong maibahagi sa iba, and you will reach more learners and more audiences effectively. And so I hope that they can check out talkshop.ph to review the courses that we're offering, and they can call us anytime for assessment. Thank you so much. Yeah. All right. Gusto ko yung mga discount. Thank you so much. Correct. And yeah, the great also, time. Michila, thanks so much. Oh, dagdag, pwede bang magdagdag? Pag gusto nila matuto, of course. Pag gusto nila matuto ng mga conversational skills online, UNTV, GMA. Yeah. Totoo yan. Thank you. Personable influencers. Yeah. So thank you. Mabuti influence ko. Dito mga bagay. Isa nyo na yung business online na yan. Yung teaching business. Good luck talaga. Thank you so much. Thanks so much, Michila. Yes. Thank you very much. Have a great evening.